Muli guys, ang welcome back ulit sa ating channel sa mapagpalang aras na lahat kasi makapag-share naman tayo ng ideya sa ganyang motorsiklo. Ito sa vlog ay nais ko lang i-share sa inyo kung anong dapat yung gawin kapag naka-experience ang inyong inner tube ng gas-gas. Yan guys. So yan po ang kanyang gas-gas. Ang model natin ay isang Raider G. So yan po ang kanyang outer tube. Raider G po. So sa mga Raider G, hirap talaga makahanap ng Class A. Kadalasan isang mga XRE Mountain, mga China motor. Pero sa Raider G, kahit theory is walang available na Class A. Kadalasan is sa mga original. So kapag mag-experience yung motor ng ganitong senaryo, ito ay isang original pa at nanghinayang kayo na bumili ng bago kasi mahal ang original na set ng tube. So sa Raider G, ang presyo ng Raider G kapag set ay nasa mga 8,000 pesos ang dalawang set. Pero kapag XRE Mountain is nasa mga 8,000 o XRE Mountain 5, makapare lang yun ang inner tube, ay nasa mga 8,000 pa rin ang dalawang set. Kasi nagtatanong na ako sa kilala kong original na supplier ng parts na ito, ibaba ko lang yung logo nila, yan po, nasa ibaba, yan. So nagtitinda sila ng original parts, doon nagtatanong ako kung magkano ang set ng Raider G. Kasi plano ng owner na bibili ng bago, kaya lang napakamahal pala ng Raider G. Ito ay nakahalaga ng 8,000 pesos. At ang XRE Mountain naman, 0.5, ay same lang inner tube. Ito ay nakahalaga ng mayigit 7,000 to 8,000 pesos. So, ang ginawa ng owner, since mahal ito, sinagos kanya, pwede pa itong baligtarin. So, ito na guys, pwede itong baligtarin. Kita nyo naman, napakakinis pa ng kanyang ibabang bahagi. Yan. Wow! So, yan ipapakita ko guys sa araw na ito kung paano siya trabahuin at paano baligtarin. Yan. So, siyempre, kapag napabaligtad kayo ng shock sa yung motor, dapat ang dapat yung dalhin ay yung takip dito sa baba. Kasi ito yung sukatan ng thread na bagong thread na gagawin ni Bosing. At siyempre, huwag kalimutan yung inner tube kasi papasok ito sa loob. Yan. Kapag yan. May puputulin kasi na part sa kanyang motor, kaya kailangan dadalhin ang inner tube para pagsalpak dito sa loob ay hindi masisira ang tube nito. Kasi may magkakaroon ng fabrication ng kaunti. Kaya kailangan napaka-protected dalhin ang tube. So makita nyo mamaya guys kung bakit padala ko sa inyo ang inyong inner tube. So simulan natin. Let's go! So ito na guys. Simulan ni Boss Gilbert na isa lang ang ating tubo. So yun nga guys. Pabalik rin siya. At itong gas-gas na ito, makikita natin pagkatapos ng product ni Boss Gilbert ay nasa ibabaw na. Itong napakakinis na part is nasa baba na. So, andito tayo sa threadless machine shop. Yan guys. Yan po ang machine shop na pinagkatiwalaan ko. Mapa-overhaul, makapalit ng paligiran at makabaligtan ng front shop. At kahit target na rin, maraming mga offer dito si Bosing sa kanyang machine na pwede natin matrabaho sa ating mga motorcycle. So, yan guys. So, nais ko lang i-share ito. Itong bidyong ito para laking tulong na rin kung nagpapakasali kayong bumili ng bagong shock pero walang available at magkaroon ng gas-gas. Kung may mga malapit na machine shop doon sa inyong bayan at hanapin nyo lang tara boss ito na boss, yan, isa lang na hanapin nyo lang yung mga machine shop na marunong magtrabaho ng ganitong pagbaliktad ng shock. Yan guys, sinalang na sa latte. Yan ang pinakaunang step ni Bosing, ang putulin ang lalagyan ng axle kung nakakonect sa ating inner tube. Dito yun mismo sa ibaba. Kasi yung part na yan ang pinaka-importante. At ililipat sa itaas niyan ni Bosing, yung bahaging may walang gasgas. So, kailangan pang i-align para perfect yung pagtagas ni Bosing. Guys, simula lang patuloy ni Bosing yung sing-sing na part. Ayan. So, tanggal na siya. Siyempre, tapos na ating first step. Next step ay ang pag-level ng tubo. So, sa step na yan, gagawin ni Bosing, dyan nilalagay ang thread natin para sa takip ng ating shock.
So guys, so ang gagawin ni bossing dyan, pag malabel na yan, gagawa si bossing dyan ng thread para dito. So bali, nasa taas na yung ibabang bahagi ng yung may gasgas na part. Yan guys. Yan, label na. Yan, next step, yung thread na naman. Yan guys, ginawa na ni bossing ng thread. So sa takip ng ating shock. So yan po ang takip. So kinuha ni bossing yung sukat ng thread para dyan sa mag-match yung thread at saka yung takip. So patatapos nalagyan ng thread ni bossing yan. Yan guys, sinukat na ni bossing. Nakuha para mag-match yung thread natin. So shout out kay Boss Gilbert. So dito lang yan sa Iligan City guys. Isa sa pinakamagaling na masinis at legendary na rin pagdating sa mga baliktad-baliktad ng mga transporte. So itong proseso ito guys ay proven at tested. Matagal ko na itong ginagawa since ako pa ay hindi na pag-vlog. Ano talaga ang paraan ko kapag nagbaliktad ng mga transporte na pwede pang mapakinabangan. So pagkatapos ng thread na yan, mamaya pakita ko sa inyo kung naging suggest ko lang pag gawa ni Boss ng thread. Ayan, napaka-sistibo ng trabaho. Kailangan ng seryoso, maiging oras. Few moments later. Ayan guys, post ng gawa ng trade ni bossing. Ayan. So ayan po ang trade niya. Tanggalin natin para makita natin ang trabaho ni bossing. So napaka-sensitive at napaka-seryoso ang trabaho ko kasi may di lahat ng mga masinis no! Sa bihira lang so, sa Iligan City dito, itong shop lang ang pinagkatiwalaan ko pagdating sa pasensya na nahulog sa pagbalik na lang siya. So yan guys, so, pasok na yung Silver. So next step, pag tapos niyang lagyan ng thread is tatanggalin yung tube at balik ka rin para doon na naman i-connect yung naputol na lalagyan ng axle natin para sa ating connection sa outer tube. So ipapabricket ito ni bossing. Ito pinaka last step guys. Yan guys, ipapabricket na ni bossing para makonnect yung dalawang na pinutol niya. So ito na po ang pinaka last step na gawin ni bossing. So pag matapos ni bossing ma-welding yan, siyempre linisin niya ng grinder at ipasok doon sa ating outer tube. Yan, tapos na nilinis bossing. Ang last na part sa ating trabaho. So ngayon, itatry na ni bossing. Isapak yung outer tube natin. So guys, yung outer tube natin. So yan, tinanggal na yan si bossing. Ito na boss. Sinigurado talaga na walang sasabit. Sa pagbubos, kung smooth ay kakasok. Yun guys, yan. Yan po ang purpose kung bakit nila ang ating inner tube.
para makita natin kung hindi nakakamali subusing sa pagkabit ng kanyang pinuto. So kita niya naman yung gasgas nasa ibabang bahagi na at yung takip ay nasa ibabang bahagi na rin. So malinis na ang itong part na ito. So, pwede na natin palitan ng bagong oil seal. At sa mga gusto ng planong magbili ng bagong shock at mahal at hindi sapat ang budget, so ito yung gawin nyo guys na paraan. Hanap lang kayo ng machine shop na malapit sa inyong bayan at i-download nyo itong video at ipakita nyo sa machinist na kaya bang gawin ang ganitong paraan na pagbaliktad ng shop. Yan mga guys, sa araw na ito, sana sa video na ito, nagkaroon ka ng idea kung anong dapat gawin kapag nagkaroon ng gas-gas ang inyong motor. Yan. Maraming salamat sa laging panood at laging pagsuporta ng aking channel. As always, laging mag-ingat sa inyo. God bless!